Magpasimula tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon sa panahon ng Pasko naway laging sumainyo at sumayo rin. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, sa iyong kapanganakan naway kami tunay na magising sa katotohanan na ikaw ang nagbibigay buhay at kaligtasan. Ikaw ang liwanag na tumanglaw sa amin sa kadiliman na may kami maging tapat hanggang sa wakas sapagkat ang aming katapat at pagsunod ang siyang magbibigay ng kaligtasan. Hiniling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating ebanghelyo ngayon ay kuha kay Mateo Kapitulo 10 Versikulo 17 hanggang 22. Ang mabuting balita. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at sa mga hintil kapag nilitis na kayo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin nyo at kung paano nyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ipagkakaloob sa inyo sapagkat kayo ang hindi ang magsasalita kundi ang Espiritu ang Ama na magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapagkanulo ang kapatid ng kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas." Ang ebanghelyo po ngayon ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na minimum po na kinakailangan at huwag matakot sapagkat hindi tayo dapat mabalisa. Ang huwag tayo magiging tapat sa ating Panginoon hanggang sa wakas, tayo ay maliligtas. Hindi po dapat tayo matakot sapagkat ang Espiritu na nasa atin ang siya magsasalita at siyang ating magiging witness. Kaya sabi nga, ang sumusunod sa Panginoon, ang sumasampalataya sa Panginoon ay hindi dapat mabalisa at matakot sapagkat nasa atin ngayon ang Panginoon. Ang Pasko ay nagpapahayag Emmanuel, Jesucristo kasama natin. Ito'y pinakita ni San Esteban, ang unang martir, sa pananampalatayang Kristiyano sa pagpapahayag ng magandang balita kahit siya'y kinapopootan ng lahat. Ipagpatuloy natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong paintulod sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Panalangin po natin ang mga miyembro ng ating pamilya na hindi nakasama sa family celebration dahil sila'y malayo o nagtatrabaho sa labas ng bansa. Naway sa Espiritu, Diwa ng Pasko, si Jesucristo pinang nakasama natin, makasama natin sila lahat sa panalangin at sa pagmamahalan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat at God bless you.